Anyway, Colonel, kayo po ay nasa Signal Battalion. Ano po? Yes, ma'am. Pero may balita recently at mukhang iniimbestigahan to ng Army na sa 1st Signal Regiment ang Sunshine Media tinatawag na Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Ano po yung status? Totoo ba to? Ito po ma'am, tinugunan na po ng ating spokesperson po ng Philippine Army, no? Iniimbestigahan po natin ito. Basta naman po meron po kayong report na binigay po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, amin po itong inaaksyonan. Sa ngayon po, wala pa pong final, ma'am, no, na kumbaga result po nitong investigation as it is ongoing. But pagka meron na po, ma'am, na lumabas tungkol dito, we will inform you accordingly po. May sinabi naman po sila that there are certain individuals that might be associated with this, but of course, at this time, unless po tapos na po yung ating investigasyon, that's when we will really give you po, no, yung full details po nito, ma'am. Okay. Ngayon, meron din sa recent hearing, ano po, ng Senado na si Apollo Kibuloy ay nagidaw parang general ng isang army unit dahil meron hong ceremonial graduation event, ano po, na nandun siya at nakalagay ay parang for General Apollo Kibuloy. Parang security contingent po ba niya to na ibinigay ng armed forces? Wala pong tayong detalye tungkol dyan na binigay po na official report on this. But ang ito po kasing mga ganitong pangyayari, ma'am, no, as reservists po. Ang tinitingnan po natin dyan, how they carry themselves during certain instances. So Okay. mayroon po kasi, ma'am, mga pronouncement that was made as a reservist. So kung ito pong pagre-representa nila ay in uniform and being a reservist, and then iyon po talaga pong bibigyan po natin yan ng kaukulang atensyon at kung ano po ang dapat nating aksyonan tungkol dyan. But kapag ka po, they do it in an official capacity as a civilian po, no, hindi po as an official capacity of the armed forces, eh, they will be treated din po as civilians. So dito po ma'am, nagkakaroon po tayo ng jurisdiction kung sino po ang dapat po na magbigay po ng kaukulang aksyon depending po kung paano nga po nila nirepresenta po ang kanilang sarili. Kahit po sila'y naka-uniforme na reservist doon sa litrato na ipinresent sa Senado? Yes ma'am, kung naka-uniforme po sila, then the Armed Forces of the Philippines po will exercise po our policies and our jurisdiction po in this case. Pagka po reservist ma'am and in an official capacity, meron din po silang kailangan pong panagutan in terms of the policies and regulations of the Armed Forces of the Philippines, and they can also be tried using our ano po no, our military courts po. Okay. So paumanhin ho, pero parang ang imaheng ipinipresent ay napaka-friendly ng armed forces o particularly ng army, ano, signal battalion ba yan o reservist command kay Apollo Kibuloy. Paano ko ninyo papahalagahan yung ganong relasyon? Yun ba'y tumpak? O sa iba bang religious groups din, eh meron din kayong kaugnayan na ganon? Wala po tayo mang pinipili in terms of who wants to join us as reserve forces. Of course, we want to enjoin more Filipinos po and more skilled personnel to offer their services to the Armed Forces of the Philippines. But in cases po na meron naman pong pag-aabuso or pag-defame ng ating uniforme, then they will be tried accordingly po in terms of the regulations nga po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa ngayon po ma'am, no, as I said, we cannot formally conclude anything at this point until such time po na meron na po tayong resulta po ng kaukulang investigasyon po na kinoconduct natin. But rest assured po, napatas po tayo dito, wala po tayong kinikilingan, and they will be ano po no, kung ano po ang regulations natin, ito po ang susundin po natin. Okay. Para mas malinaw po, Colonel Francel, ano po ba yung mga tungkulin at ano yung mga pribilehiyo ng pagiging bahagi ng Reserve Command? Meron po tayong tinatawag na ready reserve and meron po tayong active reserve. Depende po yan sa skill set po that they offer to the table and sa edad na po natin. So yung fighting class po natin, fighting age po natin, ito po yung ating mga ready reserve po ma'am, no? Yung pwede po silang tawagin at any one time na kapag ka meron po tayong kailangang ipaglaban, nandiyan dyan po sila. Nandito din po yung ating medyo may edad na po, no? Na ano, na yung offer po nila is yung skill sets po nila. Pwede po silang doktor, pwede po silang mga dentista, pwede po silang mga abogado, kung ano po yung skill sets po na ma-offer nila para po sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, tinatanggap po natin ito. Magtandaan nyo po,
noon pong World War II, noon Correct. pong nasa gera, kami pong active, kami po ang magiging frontliners. Pero para po business as usual yung iniwan naming trabaho, yung mga reserve force po natin ang pupuno po nito. So pwede po silang radio operators, telephone operators, pwede pong sa ngayon po sa modern times, they can be cyber warriors, no? Marami po silang pwede pong punuan na iba't ibang roles para po matulungan ang sandatahang lakas ng Pilipinas.